Okay, ayan. Para sa lahat ng nalilito, dun sa bagong update ng preview ng mainnet. Kumbaga, kasi kapag mainnet na, yan na yung live. Yan yung ibig sabihin, ano na, may blockchain na. Pwede nang gamitin si, ano, si Pi Network. Ngayon, pag kinlik mo yung ano dyan, pre-select lock up, makikita mo dyan yung ano, yung kita, malabo. Edit ko na lang. Kung makikita mo dyan yung unverified balance, tsaka transferable balance to mainnet, tapos wallet balance, lock up balance, ganyan. Ngayon, yung unverified balance, yan yung gal, kasi may makikita mo eh, kunyari, kinlik mo yung transferable. Kunyari, transferable balance. Tapos wallet balance. Tapos yung isa, lock up balance. Ito yung sayo. Yung solo mine mo, solo mine. Kumbaga, ito yung everyday na ikaw yung nag-click. Tapos pag tiningnan mo diyan, for example ito, kunyari 16. Yan, naipon niya 16 Pi coins. Ang solo niya is 14. 14 Pi coins. Pero pinakamaganda example natin, kunyari ang naipon mo is 100. Ay 1000 pala. 1000 coins, yun yung nasa taas na to, yung nasa taas na yan. Tapos ang solo mo is nasa around ano, 200. Tapos ang magiging unverified balance mo is let's say 800, 'di ba? Na coins. Ngayon, itong transferable balance, sureball mo nang makukuha yan once na nakapagpasa ka na ng ano, ID, nakapasa ka sa KYC. Ngayon, ito namang ano, 800 na to, makukuha mo lang yan kapag lahat ng invite mo is pumasa. Pati yung nag-invite sa'yo kapag nakapag-KYC sila. Hindi mo makukuha to or mababaliwala yan kapag, kunyari, sa invite mo, yung sa 1,000 mong naipon, siguro ang invite mo dyan is ano, 20 katao. Tapos, syempre, may isa plus 1 yan eh, plus 1. Kasi yung plus 1, para mo nang ring invite yung nag-invite sa'yo. Ganito kasi yan. Kunyari ah, lahat itong mga to hindi nag-KYC. So, ano yan, hindi mo makukuha yung 800. Ganito kasi yung nangyayari sa reward. Rewards kasi to. Ito yung rewards. Kunyari, ikaw, ay yung nag-invite sa'yo, tapos ikaw, nag-invite, ay in-invite. Si nag-invite sa'yo, may rewards siyang makukuha. May computation yan. Ito yung computation niya. Yung computation niya is 25% per tao. Per isa, 25%. Tapos, 0.10. Basta nandito yan sa ambassador. Ayan. Ayan yung computation niya. Ngayon, ito naman. Yung rewards na yan, pinagsama yan ng rewards mo from invite at rewards mo from security circle. Tsaka, syempre, yung nag-invite sa'yo. Yun yun. So, okay na to. Ito yung makukuha mo, ito yung rewards mo. Makukuha mo lang yan pag tapos na yung nagsimula na yung mainnet. Kasi syempre sabay-sabay tayo magki-KYC. Hindi pa to ano, hindi pa to sigurado kung ilan na makukuha mo eh. Tapos kapag naman yung ito naman yung sa lock up. Kasi sa lock up may nakalagay is ano. Ayan oh. May percentage. Etong number one, ano, lock up percentage, ito yung dami ng coins. Kunyari nga, nakuha mo is, ano, yung unang batch, ha, kasi parang first batch yung ito ngayon, eh. Yung 200. So, 90% nyan, kunyari, lagyan na natin sa 50%. 50% lang. Ayaw, musad. So, 100 coins. Yung 50%, 100 coins. Ngayon, ang lock up, ang ibig sabihin ng lock up is ano, parang staking. Yung staking kasi is parang banko.
para ka nagde-deposit, parang time deposit. Kaya nga ano eh, kaya mayroong lock-up duration. Hindi mo siya magagamit or hindi mo siya makukuha. Doon sa yung 200 mo, kunyari 50% ang nilock-up mo. Yan. Tapos, depende kung ilan. Kung 3 years, 1 year, 6 months, 2 weeks. Ikaw ang pipili. Ayan. Yun. Ngayon, ito yung computation. 50%, ayun yung 50%. Times 100%. Plus, times mo yung lag na 5. Yung 5, ayun yung days na nagmina. Ano lang kasi ito eh, fake account to. Testing lang. Kunyari, basta imumultiply yan, tas lalabas yan, 34% yung tutubuin nung ito. Nung ilalock up mo. Kunyari, kung 1 year nga, hindi mo siya kinuha. So, ang magagastos mo lang o magagamit mo, yung 100 na matitira, nakalahati, na matatransfer, unang batch. Ngayon, kapag yung ano na, kunyari, nakapag-mainnet na, may KYC na tayo halos lahat, di ba may 800 na natitira? Kunyari, imagine natin lahat nag-KYC, lahat ng invite mo, kumpleto. Lahat yan, papasok sa pangalawang batch. Ito yung first batch. Ito yung second batch. Papasok yan. Hindi nating alam kung kailan, kaya kumbaga wala namang announcement. O yan, yung 800. So, depende sa'yo kung ilan yung ilalock up mo. Kunyari, yung 800, nilock up mo 25%. Pinakamababa yung 25% eh. Tapos, 6 months lang. O, yan. Yun lang. Pero itong computation na to, itong percentage na to, malaki to sa mga ano, matatagal na nagmina. Sa akin, nakita ko nasa 400. Pag tinodo ko lahat, 400 plus percent. Yun yung tutubuin ng coins mo. So, ayun. Yun yung pinaka, ano, kumbaga, ang kagandahan kasi na ito, ang kagandahan ng staking na to is para dun sa mga kaunti lang yung namina. Kunyari, bago ka lang. Kunyari, naipon mo 100. O di, itabi mo yung 50 coins. Tabi mo, ilaayano mo, todo mo dun sa ano, sa pinaka 3 years. O kaya 1 year. Pwede na yan. O 50%. O di ba 34% din yung katotal. Tap, basta kumbaga isa ito sa features niya ni ano ni Pi. Ngayon, marami magtatanong, eh paano pag hindi nakapag KYC or ano ganyan? Mawawala ba yung coins? Maaring hindi mawala, wala naman sinabi kasing mabe-burn. Pero hindi magagamit. So, bali wala pa rin. Ngayon, pag-iisipan mo maigi kasi kung magtatabi ka na parang bangko nga eh, parang deposit. Kasi kung kinuha mo nga yung todo mong ano, naipon na 1,000, tas naubos, wala na. Eh kung nilock up mo dyan at least 25% o 250 na lock up mo, tutubo pa yan ng ilang percent. Tapos yung 750 ang gastusin mo. Siyempre, kailangan, ang goal ni Pi Network, kailangan natin gumastos. Kailangan natin gamitin ng gamitin. Hindi to, ano ha, kumbaga hindi natin priority ang ipalit to sa fiat currency. Hindi natin priority yun. Kasi nga, ang goal ni, ano, mag-circulate. Yun ang dapat natin gawin. Ito pala, ito yung explanation pa rin to sa ano. Diba lock up, sinabi ko itong, ano, itong lock up percentage na to is, ito yung coins na namina mo. Ito namang lock up duration depende kung kailan. Kunyari, 1 week ay 2 weeks. Ano lang 10% times sa coins. Additional 10% times sa coins times sa ilang days ka nagmina ng kabuuan. Ngayon, pag 6 months is 50%. Pag 1 year, 100%. Pag naman 3 years, 200%. Mas malaki yung 2 years. Kunyari, todo natin. Ayan o. O, 139% to lahat. Pero kung babawasan natin, 69, 34, pag 2 weeks, 6% na lang. Ang tutubuin ng coins mo, pag itinago mo, ganito yan. Ito yung pool. Kung bakit siguro may ganitong feature si Pi is para
maaring may lumabas na DEX. Yung DEX kasi is ano, decentralized exchange. Ngayon, sa mga decentralized exchange kasi, yung mga palitan ng coins to fiat currency, syempre kailangan dyan, meron na naka-reading ano, may pool. Kaya malaki ang chance, kunyari ngayon pa lang, ha, pinag-uusapan natin marketplace. Marketplace pa lang, marami na, ilang website na yung ginawa. Eh, paano pa tong DEX? Yan. Parang ano, parang coins. Coins, ano ba ito? MetaMask. Nakakapag, ano, ay, parang mga pancake swap. Parang mga ganon. Ganito kasi yan. Ito yung pool. Kailangan kasi may pondo. Ito kunyari si buyer. Ito si seller. Ngayon si buyer, meron siyang fiat currency. Ito si seller, tayo, tayo yon. Meron tayong Pi coins. So, kunyari, gusto mong ibenta yung Pi coins mo, kailangan may pool. Meron na mga pera rito na coins, na fiat, tsaka Pi coins. Para, pag binenta mo on the spot, seconds lang, mabili agad. Kesa, pag walang pool, imagine natin walang pool. Walang pool ng pera. Walang lalagyan. Ikaw seller, maghahanap ka ng buyer, mag-uusap pa kayo, tapos magsisend siya sa yung fiat niya, bibili niya yung Pi coins mo eh. O maghahagila pa kayo kung ano saan, kunyari, send sa GCash, tapos ikaw send mo sa Pi wallet niya. Ganon. Ngayon maghahanap ka pa, depende kung ilan ang buyer na mahanap mo. Pero kapag merong pool, kaya tingin ko meron ganitong feature si Pi, is maganda ito. Yan. Imagine natin na buyer, seller. Kapag merong pool, lahat ng buyer, kunyari 10 kaming buyer, 5 lang ang 10 tayong buyer, 5 lang ang sell, 10 yung seller na Pi coins, 5 lang ang buyer na interested. Tapos ang binibenta nito halos 1,000 coins. Ang gusto lang nitong bilhin is 500. Mabibenta mo pa rin to split a seconds sa DEX. Yan. Ngayon, nabenta mo yan, o di okay. Eto, makakabili rin sila, split of seconds lang din. Kasi meron nga ritong pera. May cryptocurrency rito at may fiat currency rito nasa loob nito. Ngayon, tayong mga pioneer, kaya inaalok tayo na mag-lock up, possible dito dadalin. Diba, lahat ng coins na naipong, kunyari, lahat tayo nag-lock up. Hindi naman lahat, hindi pwedeng lahat mag-lock up. Hindi rin pwedeng lahat mag-withdraw. Hindi rin pwedeng lahat gumastos lang basta-basta. Kailangan, ano eh, iba-iba. Para kumbaga yung economy ng Pi, kumbaga ito yung bubuhay, isa sa bubuhay sa Pi. Sa tingin ko lang ha, itong pool. Ito nga yung explanation kanina eh. 10 kayong seller, 5 lang silang buyer. 500 lang yung gusto nilang billing coins. 1,000 coins, Pi coins ang ibibenta nyo. So hindi much. Kaya meron nga ang pool. Yun yung kagandahan ng pool. Tayo naman, mga pioneer nga. O, tagta 25%. Ayun, di mabubo. Kunyari, nabuo ito ng ano, token ha. Nabuo ito ng, kunyari, 1 million token ng Pi. 1 million. O, basta 1 million yan. O, makakapagbenta ka, makakabili sila ng mabilisan, tapos tuloy-tuloy kasi yan eh, ng ano, darating at darating, may bibili at may bibili na buyer. Tapos meron at meron, syempre, kasi simula pa lang eh, sigurado isang katutak ang seller. Pero sure ball na may buyer ng coins. Diyan lalabas yung ano nga, yung DEX. Diyan din natin ilalagay, kaya nga tayo tutubo. Kasi yung every transaction between sa dalawang ito, may tubo na percentage si pool. At kanino mapupunta yon? Sa atin. Sa atin yan mapupunta. Kaya nga may percentage na tubo eh. Ganon din yung mga banko. Yung mga banko, kunyari, nagtago ka ng pera, nilalagay nila sa investment. Pero ito kasi, kusang gagalaw. Automatic na kasi ito dahil nga decentralized eh. At ang bubuhay kay DEX, yung blockchain natin, yung Pi blockchain, yun yun. So, medyo mas malalim yung ibang ano part. Pero halos ganito, kung bakit may ano, merong lock up. At dapat pag-isipan mo maigi kung ilan yung ilalock up mo, kung ilang percent. Mas maigi meron kang ilalock up kahit kapapano. Kasi at least tutubo pa rin yon. Hindi mo naman siguro uubusin eh. Unless
Unless 100 lang yung naipon. Pero para sa akin, yung mga 100 lang maipon na pay, maglalakap pa rin ako eh. Kasi nga, konti nga lang eh. Tapos, yung mga application pa ni Pai. Ayan. Tapos, yung mga application ni Pai, dalawa na lang muna. Express Pai. Express. Basta Express. Pai.com. Meron dyang TPG. TPG Credit. Yun nga yung sinasabi ko na etong TPG Credit na to, na ang nabasa ko, gagawin nilang token to na under sa Pai blockchain. So, possible magkaroon ng value to. Tapos, kumbaga parang nag-browse ka lang, nag-add to cart ka lang, tapos nag-login ka lang, login, log out, meron ka ng credit. Sa ngayon nga, hindi natin to ganong ma-appreciate kasi wala pa siyang gamit eh. Sa December 25 sila mag-i-start. Maglo-launch. Kaya nga yung mainnet, nakita na natin yung preview kasi hindi to makakapag-start tong Express Pay na to kung wala ang Pai blockchain. Sabi nila, pwede rin daw kahit may blockchain na, ay wala pang blockchain, mag-i-start pa rin sila. Kaya lang, paano yung order? Kung mag-i-start ka nang walang blockchain, paano makakapag-order, order, bla bla bla, mga ganun. Pero sila na yung bahala ron, basta ganun. Ngayon, may isa pa. Ito, ang ilagay mo sa Pai browser ka gumamit para safe. http://www.paichainmall.com. Kailangan buo to. Kailangan meron nito. Kasi itong HTTP na to magta-transfer to yan. Yun na yun. Magta-transfer yan dun sa ano. Kasi nga, ang gagamitin na, kumbaga nasa web 3.0 na tayo, ito na yung gagamitin natin kung dahil nga nasa Pai browser tayo eh. Kailangan mong buuin yung sulat na to para mag-open. Kasi hindi mag-open yan kapag ito lang tinype mo. O kaya ito lang tinype mo. Maglo-loading lang ng loading yan na ganun. Tapos, pag itong Pai Chain Mall is e-commerce din to. Kumbaga marketplace katulad ng Express Pai. Ang alam ko, nabasa ko yata December, halos December 25 din to maglo-launch. Tapos, pagka-open mo niyan, punta ka doon sa login ka. Pag nag-login ka, hindi mo na kailangan mag-register. Login ka lang. Kailangan lang ng Pai browser or ng Pai Chain Mall ma-detect yung account mo sa Pai Apps. Tapos lalabas na yung username mo. Yun na yung pinaka parang log-register mo. Tapos after nun, click mo yung account doon sa corner. Ito yung Pai Chain Mall. Andito yung account sa baba. Click mo yan. Tapos, pag na-click mo yan, click mo yung medal. Pag-click mo yung medal, click mo yung parang ganun. Pag-click mo dyan, kasi to yung ambassador. Kasi sa ambassador, meron siyang parang program. Invite-invite din to. Parang ganun. Lagay mo dyan. Kunyari, pag-click mo, pag may nanghingi sa'yo ng invite code, ang ilagay mo is... Teka lang. Ito. The Kingdom 2021. Yan. Basta ilagay mo yan. One yan, one. Tapos, pagka nakapag-register ka ng ganyan, ikaw din, pwede ka mag-invite. Ang hanapin mo, yung mga potential seller. Yung pwedeng mag-sell ng item dito sa loob ng site nila. Sa marketplace na to. Kasi, meron tayong commission. Kunyari, ako, na-invite kita, tapos ikaw naging seller ka, marami ka nabenta. Every item, meron akong commission. Let's say, kunyari, basta, depende sa commission, 1%, 2%, okay na yon. Paano kung meron kang 10 na seller, talaga as in seller at malakas? Parang lifetime na ata kasi ito eh. Hindi na to yata magbabago tong program na to. Ginawa kasi to, kasi para madaming makakilala kay Pai kasi kasama to sa nanalo sa hackathon. Ngayon, kailangan nating suportahan ito dahil yung value ni Pai. Ayan, dahil yung value nito ng Pai, kung gusto natin talaga tong tumaas, kailangan maraming use case, kailangan mag-boom yung mga use case niya. Ayan. Oh, marketplace. Maraming marketplace, meron akong may mga listahan diyan, andiyan yung
yun nga, yung dalawa, pinaka ano ngayon, yung dalawa, express pa yata, no, pay chain, pati sa ibang bansa. Every bansa yata merong marketplace eh. Eh yung mga NFT games pa. NFT games. Tapos yung Pay to Go. Pay to Go. Ito naman tungkol to sa mga ano, sa travel, mga ticket-ticket, mga ganyan. Tapos Dex, 'yan. Siguradong may lalabas yan, kakapaliwanag ko lang kanina. May lalabas na apps na Dex. Tapos yung MyPayPay. MyPayPay. Ito parang GCash naman to. Nakita ko na rin yung application na ito, parang GCash. Tapos yung iba pa, pati yung mga ano, tindahan, yung mga iba't ibang nagsabi na tatanggap sila ng Pay Coins. Oh, magsasama-sama lahat 'yan. Kumbaga, the more na ginamit yung Pay Coins, the more yung value niyan tataas. Kasi kapag hindi naman natin sinuportahan na itong mga 'to, biro mo, ilang million tayo, oh. 30 million na tayo. Tagbo 1 million na lang ang subscriber ng bawat isa na 'yan. Oh, 'di ba medyo magandang bilang 'yon? Lalo ngayon may ano na, konti na lang, days na lang, minute na. Inaayos na lang. So 'yun lang. Para kumbaga mas maintindihan natin. Kumbaga, pag-isipan mo maigi kung mag-lock up ka o hindi. Tapos ito mga 'to, may mga opportunity diyan sa bawat isang item na 'yan. Pwedeng ito, itong Pay to Go na may nakapagbanggit sa akin, parang free ticket. Pag ginagamit mo, mga ganyan. Ito sa atin, sa mga marketplace, mga points. Malaking bagay yon, lalo kung ano, yung credit ng TPG. Kailan ba yung raffle? Na, parang tapos na ata. 12 yun eh. Tapos, ito, NFT games, matagal to. Baka next year pa to, itong mga NFT games. Hindi kasi madali yata ang paggawa na ito eh. Tapos yung Dex, makikinabang tayo dahil sa lockup nga. Marami pa.